ang pinapanood ko sa kanila ng mga video na in-upload ko, hindi nila ma-search yung channel ko. Bakit kaya? Marami nagtatanong bakit daw ba hindi ma-research or ma-search ng mabilisan yung mga YouTube channel nila. Actually, hindi na kayo naka-experience niyan. Nung ako na nagsisimula lang din ako sa pag-YouTube or nung kagagawa pa lang ng YouTube channel ko, hindi ko rin ma-search agad yung channel ko. Tuwing halimbawa magpapasubscribe ako sa mga kaibigan ko, pinapanood sa kanila ng mga video na in-upload ko, hindi nila ma-search yung channel ko. Bakit kaya? Ang mga settings kasi sa YouTube account natin, ng mga YouTubers, na kailangan natin isiset ng tama para mas madaling ma-search or mahanap yung mga YouTube channels natin. Hindi lang kasi kailangan puro sa link or video link tayo nag-relay para palaging ma-search yung account natin. Halimbawa, may maghingi sa'yo ng channel name mo, like for example, isa-subscribe kita pa, pengi naman ng ano ba yung YouTube account mo. Bibigyan mo sa kanila ng video link. Hindi yun effective, most likely hindi yun effective kasi yung mga link na yan minsan, parang hindi rin yan safe para isend mo sa kung saan saan platforms like social media kasi sabi ng iba, sabi ng mga datihan na nasa spam daw siya. What? So kaya mas maganda talaga ipapasearch mo talaga sa mga kakilala mo o sa mga gusto mong mag-subscribe sa'yo is yung YouTube channel mo talaga. Paano nga ba gawin? Yun yung tanong. Paano nga ba gawin ngayon or paano nga ba maging searchable yung mga channel natin nang mabilis na hindi na natin kailangan pa mag-send ng video link doon sa tao na gusto natin mag-subscribe. Okay? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa video na to, please don't forget to click to subscribe and tap the notification bell down there at para ma-notify ka rin sa mga next upcoming videos ko pa. That marami pa tayong pag-uusapan at marami pa tayong mga video tutorials na i-upload dito. Nag-upload ako twice a week or minsan once a week yung tungkol sa mga tanong kung paano at kung bakit. Everything under the sun. Na kung ano na lang yung pwede natin may spotan dyan. Kaya nga, Jed Spot yung name ko, diba? Later on, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagsiset ng settings dito sa YouTube channel natin para madaling ma-search or maging searchable yung mga YouTube account natin. Kasi diba, hindi naman madali i-search talaga yung mga YouTube channel lalo na kung hindi pa tayo ganun kasikat. Diba? Hindi pa tayo ganun kasikat kagaya nila Ivan Alawi, nila Alex G. Kasi kailangan talaga natin ilako ibenta or tawag dito i-bargain yung mga channels natin para nakita tayo ng mga subscribers natin or ng mga gusto mag-subscribe sa atin. Okay? Kaya panoorin ng video na ito by the end of this video, malalaman natin kung paano isiset ang ating YouTube account, paano natin isiset ng tama para ma-search natin ng madali yung ating YouTube channel. Okay, let's begin. At first, syempre, pupunta tayo sa ating Google Chrome, sa ating laptop, or sa ating mga mobile phones. Type natin doon ang www.youtube.com. Okay, and then pag nandito na tayo, syempre, try natin mag-log in or mag-sign in sa ating account. Yan, nakasign in na ako sa aking account. And dyan, pag nandyan na tayo sa account natin, click natin yung profile picture natin dyan, na bilog, dyan sa right side. And then, click nyo yung, ayan, di ba, my your channel. Tapos, meron sa baba, YouTube. Click nyo yung your channel. Kailangan nasa your channel kayo. Tapos, pag nasa page na kayo ng your channel, dito kayo dadalhin, makikita nyo dyan yung pinakamismong page ninyo. Yung channel page ninyo. At pag nandiyan dyan na kayo, i-click ninyo yung channel customization at ilalabas yung ganitong page. Dito kayo dadalhin. Yan, channel customization. Click nyo yung settings. Yan, sa baba, settings. Click nyo yung settings.
Yan, pag-click nyo ng settings, may magpapapop na panibagong page. Yan, may general, may channel, may upload default. I-click ninyo yung channel. Yan, may makita kayong channel dyan sa baba ng general. And then, pag-click nyo yung channel, redirect kayo dito sa pop-up window na to na may mga nakalagay na maraming words na ikita nyo dyan, basic info. Under siya ng basic info, ilagay nyo na dyan agad yung mga keywords na kailangan ninyong ilagay. Like for example, ang title nyo is tutorial, ang mga video nyo is tutorial. Lagyan nyo siya ng word na tutorial. Like for example, ang video ninyo is about cooking. Lagyan nyo siya ng video ay cooking tutorial. At syempre, ilagay nyo na rin yung YouTube channel name ninyo para madali kayong ma-search sa YouTube. At kapag searchable na yung channel natin, go ahead. I-post na natin sa mga social media o anong meron tayo. Instagram, usually Instagram. Siguro, bibihiran na lang yung walang Instagram. Ako personally, wala akong Instagram kasi Instagram is also parang, ano din siya, parang related din siya kay Facebook. Kaya since may Facebook naman ako, so doon ko na lang pinupost yung YouTube channel ko or link ko minsan din nung mga wala pa akong, nung hindi pa rin searchable yung YouTube channel ko. Link din yung sinasabi or pinupost ko sa YouTube ko. I mean, sa Facebook ko. Kasi wala naman ako IG. Actually, hindi talaga ako nag-Instagram even before kasi parang wala sila nung Facebook. Walang ibang reason kaya ayoko mag-Instagram. Meron din naman iba Twitter. Alam ko marami yung iba dyan. Marami mga Twitter account na rin kayo. So, pag searchable na yung account niyo, pwede nyo siyang i-post one time sa mga social media and then later on, sila na yung bahalang maghanap nun kasi since searchable naman na, mahanap na nila yan ng paulit-ulit at hindi na kayo mahihirapan pang i-guide sila kung paano nila kayo mahahanap dyan sa YouTube world. Okay, ganun. Kaya importante pa rin talaga kasi na ma-set up natin ng maayos itong YouTube account natin para at least hindi naman nananapa yung mga subscribers natin or yung mga friend natin or even tayo mismo minsan, aminin natin na kapag ginahanap natin yung sarili channel natin using our dummy accounts or gagamit ng ibang account, hindi rin natin mahanap kasi nga, hindi siya searchable. Kaya yung mga napanood ninyo sa tutorial na yon yung kanina, ayun yung mga dapat na gawin at pinaka the best na hakbang para maging searchable na madali yung YouTube channels natin. Okay? Kaya ayun. Pero bago ko tapusin yung video na to, itong ginagamit ko pala for my audio, ginagamit ko itong wireless earphones ko. Yan, wireless earphone yan na purchased ko from Lazada. Maganda siya actually. May video review ako nito. I-search nyo na lang. Wireless Bluetooth review ganyan. Yung title. And then, ayan, maganda siya, malinaw, klaro kung naririnig nyo naman, diba? So, wireless pa, actually, you don't need to, you know, hindi ka na kailangan magkabit pa, magsaksak sa cellphone mo ng may cord, tapos hassle pa pag atras mo, ganun, susunod sa'yo yung cellphone, kasi nahihila na ang cord, diba? Tapos, klaro din yung audio niya, actually, yung electric fan niya sa harap ko, pero kakancel out niya yung noise ng electric fan. Sobrang, tsaka mura siya, affordable. Siguro ano lang to, 500 plus, yun. Tsaka long-lasting, matagal siyang malobat, magagamit mo siya ng matagal, pwede rin siya sa biyahe, pwede rin sa matagalong vlog. Like, for example, gagala ka, tapos gusto mo mag-sound trip ng long travel, ganyan. Pwede siya, as in, recommended talaga. Fit na fit din siya sa left and right ear. Merong left, merong right. Actually, yung left is para talaga siya sa left kasi naka-design siya for left. And then yung right, naka-design siya for right. Tsaka automatic siya. Pag tinanggal mo siya dito sa box niya, automatic siyang connected. Maririnig niyo yung connected. O naging parang naging product review na tayo. Anyway, ayun niya. So, kailangan iset natin ng maayos yung ating mga YouTube channel for us para maging searchable yung ating YouTube channel. Okay? So, hindi ko na masyadong papahabain ito mga ka-spotters. Maraming salamat sa panonood at sa aking mga subscribers na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo. Road to monetization na tayo maybe this week. Yes, road to monetization na tayo. At i-upload ko rin yung video na yon once na pag nag-apply na ako ng monetization,
kay Lolo YouTube. Maybe this month or next month by July. Try natin, ipapush na natin yan na sana ma-monetize na or makapag-apply na tayo ng monetization for YPP or YouTube Partner Program. I don't know how it called, but basta ganon. YPP. Ganon. So, ayan mga ka-spotters, maraming salamat sa inyong panahon at inyong oras. Hanggang sa muling video, makita-kita ulit tayo. And stay tuned and keep watching. Bye-bye!